back! Andito na kami ulit sa bahay namin sa Quezon City. And sakto, ngayon din darating yung in-order ko online. So ayan, hulaan nyo kung ano tong panibagong item, product na i-re-review ko. And then I will let you know the feedback and the reviews natin about this item. So comment nyo na down below if ano yung iniisip nyo kung anong klase ng item ito or anong brand siya. So, let's go! Kunin ko na! Ayan! Kukunin ko na sa baba. Dumating na si GoGo Express! Ano po ba yan? Mateo's Kitchen! Ah, excited na ako! Ilagay muna natin. Magsaing tayo ng bigas. Paluto na yung bigas. Magiging kanin na. Luto na. Ayan guys, ito yung part 1 natin. And then, nakapagsaing na ako and babalatan na natin to. Sanitize na to. Ayan guys, ito na siya. Parang mommy return sa pagkakabalot eh. So, part 2 na tayo. Pag baka maubos na itong oras ko dito, guys. So, ayan. Ayan. Yung isa. Ito na. Gourmet to you to. Ayan. Gourmet tinapa. In corn oil. Hi guys! Hi mga bebe! So, dito na ang gourmet tinapa at saka ang gourmet tuyo. So, today, isishare ko sa inyo yung opinion ko about the product. Kung ano ba siya, masarap ba, mamantika ba, anything about my opinion. And then, disclaimer lang din, opinion ko yung sasabihin ko. And then, I bought this products. So, ayun, kung ayaw mo ng opinion ko, skip ka lang. Kung gusto mo naman ng opinion ko, nood ka lang din. So, ayan, enjoy sa pagre-reveal ko ng products ni Mateo's Kitchen. Ayan. So, pa part 4 na tayo para masabi ko yung aking feedback. Tapos, kain na pala tayo. Okay mga bebe, so feedback muna tayo. Mamaya na yung review, hindi ko pa naman siya nalasahan. So for the feedback, sobrang bilis ng transaction kay seller. Kasi in order ko siya nung March 26 and then 27 dumating na siya. However, since wala ako dito sa Quezon City at nasa Paranaque kami, pinadeliver ko siya ngayong araw which is March 29. So ang bilis and then mabait siya, considerate naman sila. Si Ryder na ibalik na lang siya on the day na nandito na ako sa Quezon City. And then, second, sa packaging naman, nakabox na siya, nakabubble wrap pa. So, sinecure ni seller na darating sa yung safe, walang bangas, yung garapon, hindi rin siya maalog-alog para buo pa rin yung gourmet mo na darating sa'yo. So, ayan. So, yun yung masasabi kong feedback kay seller. Safe and sound na dumating ang aking mga gourmet. Part 5, 4 tayo. Okay, let's do this! Ayan na guys! So gusto ko tong drama effect niya na parang locally made, malalaman mo. Kasi ayan o, papel yung ginamit niya as pantakip. And then guys, ang isa sa nagustuhan ko sa kanya, alam niyo kung bakit? Mahal na mahal niya ang Pilipinas. So isa lang to sa mga product. Bihira yung maglagay ng product of the Philippines tapos may bandera ng Pinas. Ang galing mo dito. Yung iba nakikita ko made in Makati, made in Philippines, pero siya, meron siyang pride and parang alam mo yun, mahal na mahal niya yung bansa natin. Naglagay siya ng flag na una kong napansin sa product ni Mateo's Kitchen. So, ayan, nilagay niya pati dito sa isa. May flag of the Philippines. Bihira yung gumawa nito. OMG! Ang galing mo dyan, Mateo! Mateo's Kitchen! So, let's begin! Ayan, color brown siya. Parang maaalala mo yung grandma mo.
Ayan. Pero in fairness, kaka-proud ka sa part na yan. Yung makita mo yung plug. Then, buksan na natin. Shit, ang sarap. Ang sarap ng amoy, ha? Ang bango. Isa naman, sealed pa. Ito naman yung tuyo. Parang ano, ayong ang lakas makalola. Alam mo yung parang habang tinitingnan mo siya is parang sa probinsya, ganun. Ano ba yan? Yan. Ito na, tingnan natin kung anong lasa. Ang babango nila. Ito. Ang babango. Okay, next. Maglalagay na ako ng kanin. Moment of truth, moment of truth. Tinidor, sa tuyo muna tayo. Okay, so maliliit yung tuyo niya. Tapos may makikita kang mga carrot, mga ganun. Although maliit lang naman to yung size ng kinuha ko. Ilang ml lang ba to? Ayan, pero alam mo yung ambaw ko ng amoy. Tikman natin yung tuyo. Uy, may carrot siya, may bawang. Tikman natin. Isa pang subo ako. Yung lasang hindi mo maintindihan, hindi ko tuloy masabi kung masarap siya o hindi. Kasi hindi siya maalat. Pero alam mo yung hindi ako maintindihan sa kanya. So ayun guys, sa tuyo, hindi ko siya ma-distinguish kung masaya, masarap o hindi. Pero one thing is for sure, bakit ganun? Ang sarap niyang papakin. Ang sarap. Promise. At yung kunat ng tuyo, ang sarap niyang balik-balikan. Yung something na as in guys, kung ayaw mo sa maalat, ito yung para sa'yo. Diba yung tuyo maalat? Ito. And then, kung hindi ko alam kung ang nagpasarap is madaming bawang at saka yung carrot. Basta gusto ko lang. Tumubo yung tumubo. Ayun na siya. Parang may nagsisek sa bunganga mo. Ganun. Okay, next na tayo is yung tinapa. Okay. Oops. Uy. Bakit ganun? Ay, spicy siya. Nakikipag-away yung sili. Banghang siya, nakuha ko. Tapos may lemon. Isa pa. Ayan. Kay Mateo's Kitchen, ayun, susubo ulit ako.
Okay. Kaya sa product ni Mateo's Kitchen, yung tuyo at saka tinapa, kanina pinagduduhan ko yung sarili ko kasi sabi ko, bakit wala akong malasahan? So, hindi siya ganon kaalat. Pero itong tinapa is may something na weird na parang normal lang siya na tinapa. Hindi maalat, ganon. But, yung nakakagulat is may lemon. So, na-curious ako para saan yung lemon. So, akala ko design lang. Pero, pag hinalo mo siya sa tinapa, since maanghang, wow, ganun. So, ayun na nga guys, sa tuyo at saka tinapa ni Mateo's Kitchen, hindi sila matapang maglagay ng alat. Walang alat or medyo natatabangan lang ako. Pero ito kasi yung walang lasa na naamoy mong masarap talaga siya. Parang may weird dito sa product na hindi ko maintindihan. Pero kakainin mo siya na gusto mo siyang papakin kahit wala siyang alat. Ganun. So, pero kung papipiliin ako between the tuyo and the tinapa, pipiliin ko yung tinapa. Kasi ang weird niya talaga kasi, di ba walang lasa or matabang, parang ganon. Pag nilagay mo yung lemon na nakalagay dito, nagbabago yung lasa. Bakit ganon, Mateo? Bakit explain? Bakit ganyan? Kung may uulitin akong bilhin, eto yon tinapa. The best. Okay guys, so for these products, 420, hindi ako dismayado. So, sulit yung pera ko. And then, kahit sinasabi ko nga kanina na natabangan ako, pwede ko siyang ipakain sa bata, sa mga pamangkin ko. Kasi good thing, since hindi siya maalat, hindi ka mag-worry na kainin ng mga pamangkin mo kasi nga maalatan sila ganun. So, ito yung para sa mga bata. Yan, yan yung tuyo. And then, pwede bang mag-request Mateo's Kitchen? Bet na bet ko yung idea ng tinapa. Tapos may lemon siya na pag hinalo mo sa tinapa, ay, ayun. Yung alam mo yun, parang may sa bunganga mo, may nagsisex sa sarap. Ay, ay, ay. Ang weird neto, something na wala namang lasa, pero alam mo yun, mapapakain ka talaga, mapapakanin ka talaga. So, ayan, yan ang aking review kay Mateo's Kitchen. Ayan pala mga bebe, nakalimutan kong i-include na free shipping pala to na nakuha ko sa Shopee. And then, magkaiba pala sila ng size. Ayan. And, yeah, not bad. So, kakain na ako. Ubusin ko na to. Ayan. Eh, bakit lang dito na lahat ng kutsara? Guy. Mag-jogging na lang ako mamayang gabi. Bakit ganito to? Ang sarap ng kunat ng tuyo. May carrots pa sa loob. Kaya ang weird talaga na itong pagkain na to.